Guys, pag-usapan natin yung tungkol sa subasta. So, maganda bang bumili sa subasta? So, ano po bang subasta? Yan po ang mga alahas na narimata na, yung mga hindi na tinutubos ng mga may-ari. So, sinusubasta sale na po ng mga pawn shop yan. Yan po yung auction. Yan. So, maganda bang bumili ng ala sa subasta? Para sa akin po, maganda. Pero alam ko mayroon din pong naka-experience ng hindi maganda. So yun po yung bumili ka ng subasta sa pawn shop, dinala mo sa ibang pawn shop, pero hindi siya natatanggap. So mayroon ganon. So guys, magbigay lang po ako ng halimbawa ng pawn shop. Halimbawa lang po ito para maintindihan maigi. So, ganito po yun. Halimbawa, bumili po kayo kay Palawan ng alahas. Kahit anong alahas po. Halimbawa, 18K na kwintas o di kaya bracelet, dinala mo kay Cebuana. Pero pagdating kay Cebuana, hindi po natanggap. Hindi po tinatanggap. Dinala nyo rin kay M. Luillier. Ganon din po, hindi po tinatanggap. So, unang iisipin po natin pag ganyan, naloko tayo. O di kaya fake yung alahas na nabili natin. O, hindi po. Hindi po tayo naloko, hindi rin po tayo, hindi po fake yung nabili. So, ganito lang yun guys. Yung mga pawn shop po, kasi, may kanya-kanyang pamamaraan yan sa pagkilatis ng ginto. So, pag hindi po pumasa sa kanilang test, yun po ay hindi na po nila tinatanggap pag ganyan, kahit po tunay yan. So, unahin ko lang itong si Cebuana at saka si M. Luillier. So, ang test po kasi ng Cebuana, una, marker test. Yun po yung tatak ng alahas kung ilang K. So halimbawa 18K, so 750, 75% gold, 75% po yan. So pagkatapos nyan, acid test. So kukuskus po nila sa Blackstone yan, tapos papatakan din po nila ng acid. Yun po yung nitric acid. Ang nitric acid guys, lahat po ng K ng alahas, mayroon din po ang nitric acid niyan. Halimbawa 24, 22, 21, 18, 14 pababa. Lahat po yan mayroon po yung nitric acid. So kung 18K po yung sinangla nyo, 18K din po yung nitric acid na gagamitin. So, yun po yun, yung kinukuskos sa Blackstone, tapos papatakan nila ng nitric acid. Pag nabura po yun, ibig sabihin po, hindi po yun 18. So, kailangan po, hindi po mabura pag pinatakan ng nitric para tama yung marker. So, ganun po yun. So, pag pumasa po sa marker test at saka sa nitric acid test, pangatlong test po ng Cebuana at saka M. Luillier, yun po yung magnet test. Bakit minamagnet? Dahil din po yun sa halo. So, tandaan po natin na ang 18K po, 14K ay hindi po yan puro. So, ang 18K po ay 75%. So, may 25% po na halo yan. So, kaya po nila minamagnet yan kasi para malaman nila kung ano yung hinalo. So pag dumikit po sa magnet yan, ibig sabihin ang halo po ng 18K ay metal. So bakal po. So pag dumikit po yun, hindi na po tinatanggap nila yon. Kahit sa M. Luillier, ganun din. Hindi rin tinatanggap pag dumikit sa magnet. So, yun po ba ay fake? Hindi po. Tunay po yun na gold. Tunay na alahas. So, bakit hindi nila tinatanggap? Dahil ganun po ang kanilang proseso. Ganun po ang pamamaraan nila.
So si Palawan naman po, iba rin po ang paraan sa pag-test ng gold. So si Palawan po ay tinitingnan lang po, ang tinitingnan lang po niya ay yung gold, hindi po yung halo. So para maintindihan nyo, halimbawa 18K, so 75% gold. So ang tinitingnan lang po niya yung gold lang. So i-marker test po niya yan. Pag 750 yung marker, 75% gold yon. So pagkatapos niyan i-acid test. Yun din po ang proseso. Yung kinukus ko sa Blackstone, tapos papatakan ng 18K na nitric acid. Pag pumasa po doon, tanggap na po ni Palawan yon. Ibig sabihin po, tunay na 18K po yung alahas. Ganun po yon. Yung 25% po na halo, hindi na po tinitingnan ni Palawan yan. Kasi gold lang po ang binabasihan niya. Ganon po yon. Mayroon talagang ganon, guys, na ang alahas pag ginamitan ng magnet dumidikit. Oo, dahil din po yan sa mga gumagawa. Oo. Kasi mayroon din yung gumagawa din po ng alahas, kanya-kanyang paraan din po sila, kanya-kanyang diskarte kung paano patibayin ang alahas, lalo na kung yung bracelet at saka yung quintas. So kaya yung iba talaga na mga gumagawa niyan, anong tawag sa kanila, platero ba? O yung mga platero na gumagawa ng alahas, gusto rin nilang metal yung ihalo. Kasi pag metal ang ihalo sa, lalo na kung quintas at saka bracelet, mas matibay. So hindi siya mabilis maputol. So ganun po yun. So mayroon talagang alahas na dumidikit sa magnet. So kung mayroon kayong ganyan, huwag kayong mag-alala kasi tunay po yan. Tunay po. Ang kaso lang, hindi po tinatanggap ng Cebuana at saka Emlulia. So ganun lang po. Marami naman pong pawn shop na tumatanggap ng ganyan. Kasi tunay naman po siya. Yun lang, dumidikit sa magnet. So yan guys. Sana po nakatulong sa inyo. Sana huwag niyong kalimutang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Thank you.